Sa loob ng higit sa isang dekada, ginugol ni Teacher Siana ang kanyang buhay sa pagtuturo. Anya, hindi bababa sa 6 oras ang kanyang ginugugol sa trabaho. Pero kung minsan, ang trabaho sanang sa eskulahan lang dapat gawin, naiuuwi pa niya sa bahay. With regards to mental stress, nakaka-affect din yung sa physical health. Dahil apektado ang kalusugan, aminado siyang hindi sapat ang 500 piso na medical benefits na natatanggap nila kada taon. Nag-shell out kami sa aming bulsa kasi yung medical na need namin na i-accomplish, around nag-spend kami ng 2,000 plus. So kulang talaga yung 500. Ang problema sa benepisyong medikal ng mga guro, nais nang matuldukan ng Administrasyong Marcos Jr. Ito'y sa ilalim ng Executive No. 64 o ang Updating the Salary Schedule Civilian Government Personnel and Authorizing the Grant of an Additional Allowance and for Other Purposes. Dito, 7,000 piso ang inilaan para sa medical allowance na magsisimulang matanggap sa fiscal year 2025. Magagamit ito bilang subsidiya sa Health Maintenance Organization o HMO-type benefits ng mga guro. I hope also mabibigyan din kaming mga teachers ng increase. Yun naman talagang matagal naming inaantay. And I hope the new secretary will give us what we have been waiting for. Bukod sa kalusugan, nais pa ring matutukan ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Bandang dulo ng meeting, sinabi na niya na in principle, he approves of it and he'd like us to fast track some of the actions. Sa ngayon, umaasa pa rin ang katulad ni Teacher Siana na naway mabigyan pa ng lalim ang mga programang magpapahalaga at magsusulong sa edukasyon ng bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.